Yun na po, natapos na nga po ang deadline ng konsolidasyon para po sa PUB Modernization Program o konsolidasyon po ng mga operator para po sila magbuo ng kooperatiba, korporasyon o konsorsyum. At sinabi po ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, ano, LTFRB, noong Biyernes na umabot po sa 145,000 721 na units o 76% po ng public utility vehicles at UB Express ang pumasok po sa konsolidasyon. O ganun na po karami ang pumapasok po dito sa konsolidasyon. Iniulat po ng LTFRB Board Member Risa Paches na sa konsolidasyon na ang 76% o 145,721 mga UB Express at PUJ, 82% po sa UB Express at sa 73.96% po kung sa PUJ ang pag-uusapan. Binabantayan po kasi ng LTFRB ang mga nag-apply ng konsolidasyon sa pagitan po ng December 26 to December 21 para doon po sa mga humahabol sa deadline po ng konsolidasyon, di ba? Sa huling araw po ng Disyembre. At inamin ni Patches na 18,026 lang ang kanilang inaasahan na magpapa-rehistro noong Disyembre. Pero ang actual po na bilang ay umabot po ng 25,629 units ang nagpa-consolidate o 142% po na mas mataas po sa kanilang inaasahan. Medyo nagulat din po sila. Meaning po, naging epektibo raw ang kanilang kampanya sa huling araw po ng Disyembre, gaya po ng pagbubukas ng kanilang mga opisina, sa kabila po ng mga pista opisyal at bakasyon po ng Kapaskuhan, ano? At yung pagluluwag po nila sa requirements, ano? Niluwagan ng konti ang mga requirements at tingin po nila itong kanilang mga hakbang na yan ay naging successful, kaya medyo lagpas pa po sa kanilang target ang mga bilang po ng sumama sa konsolidasyon noong buwan ng Disyembre. Maalala po natin, mismong si Presidente BBM ang nagsabi na huwag nang galawin po yung deadline noong December 31 na yan. No? Ayaw na niya. Una pong deadline kasi Marso pa yan eh. Na-move na yan sa Disyembre. At kahit na po dumulog sa Korte Suprema ang grupo ng Piston para humingi ng TRO para po pigilan yung deadline noong December 31, ay natuloy din po ang deadline ng konsolidasyon sa huling araw po ng Disyembre. Ang mga operators naman na hindi pumatol po sa konsolidasyon, eh, hanggang matapos po ang deadline, ay bibigyan naman po ng due process, sabi po ng Office of Transport Cooperative Chairman Jesus Ortega. Yung papasada ng mga drivers, ng mga operators na hindi nag-consolidate, this is a process po dahil bibigyan po sila ng due process yung kanilang samahan. Ayon po sa OTC Chairman Jesus Ortega. Maglalabas raw po ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng isang memorandum kung saan po nakalista ang mga jeepney, ang mga ruta po ng jeepney at kung ano po ang mga status ng kanilang konsolidasyon. Eh, sa nakaraang usapan po, di ba, kung wala pa po sa 60% ang konsolidasyon, papayagan pa pong bumiyahe ang mga ito. At yung lagpas na po sa 60% ang konsolidasyon ay hindi na po papayagang bumiyahe yung mga hindi sumali. Sinabi rin po ni Chairman Ortega na bibigyan po ng special permit ang mga konsolidadong grupo para makabiyahe po sa mga nabakanting ruta. Para naman po hindi magkaroon ng hindi maapektuhan po ang mga pasahero dun sa mga lugar na yan dahil nga po nabakante o nawala po yung mga hindi sumali sa konsolidasyon. Para po hindi sila maabala, bibigyan po ng special permit ang mga konsolidadong grupo sa ibang ruta para po sila makabiyahe sa apektadong mga ruta. Ito po ay para po sa kapakanan po ng mga mananakay. At sinasabi din po na desisyon ng mga operator yung pagkokonsolida, sabi ni Chairman. Dahil sila po ang may-ari ng prangkisa, ay desisyon nila kung itutuloy po nila o hindi ang operasyon sa pamamagitan ng pagsali o hindi pagsali sa konsolidasyon. Eh, kinakasaraw ngayon ng Office of the Transport Cooperative
mga ilang paraan po kung paano po nila matutulungan yung mga apektadong jeepney driver, lalong-lalo na po yung mga hindi pumasok sa konsolidasyon. Base po sa Memo Circular 2023-52 ng LTFRB na inilabas po noong December 22, ganito ang mga senaryo para sa mga hindi sumama sa konsolidasyon. Ang senaryo uno po natin, unang senaryo, ay 60% o higit pa po ng mga operator ang sumama na po sa konsolidasyon para po dun sa ruta na yan. Kung ganun po ang kalagayan, ang mga provisional authority po ng mga individual operator ay agad mawawalan po ng visa at hindi na po sila papayagang bumiyahe. Ayan po ay kung majority na po ng mga driver at operator ay sumama po sa konsolidasyon. Ikalawang senaryo ay kung wala pa pong 60% ng mga operator sa ruta ang pumasok po sa konsolidasyon. Ayan. Sa ganyang pagkakataon po, pinapayagan pa pong bumiyahe ang mga individual operator hanggang January 31 o hanggang katapusan po ng buwan. At papadalahan po sila ng tinatawag na show cause order para po magpaliwanag. At habang ginagawa po yan ay maaaring magbigay po ng permit o special permit sa mga konsolidadong grupo para po mapunan yung kakulangan po ng sasakyan sa nasabing ruta. At ang ikatlong senaryo ay kung ang iyong ruta ay wala pong sumama sa konsolidasyon. Zero. Ayan. Ay papayagan pa pong bumiyahe mga individual operator hanggang January 21, hanggang katapusan po ng buwan. Pero papadalhan po sila ng notice na show cause order para magpaliwanag. At sa mga ito, pipili po ang LTFRB ng mga operator na magpapatak po ng kanilang sasakyan sa nasabing ruta. Samantala, magbibigay po ng special permit sa mga konsolidadong grupo para naman po makapagpasada po sila ng kanilang mga unit dito sa nabakanting ruta para hindi po maabala o magkaroon ng inconvenience ang mga pasahero sa nasabing ruta. Ayan. Eh ano nga ba itong konsolidasyon? Makailang beses na po natin ipinaliwanag dito at tinalakay sa ating programa. Pero kung sakaling hindi pa rin po kayo maliwanagan, ay ito po, panoorin po ninyo ang paliwanag mula mismo sa Department of Transportation sa pamamagitan po ng kanilang informational video. Nangangahulugan ba na hindi na tayo makakapasada kapag dumating na ang deadline ng industry consolidation? Bago natin sagutin yan, mahalagang maunawaan muna natin kung ano ang pagbuo ng kooperatiba o korporasyon ng mga driver at operator. Halika, linawin natin. Ang industry consolidation ay isa sa mga component ng Public Utility Vehicle Modernization Program na naglalayong pagsamasamahin ang mga PUV operator sa isang consolidated transport service entity upang higit na mapalakas ang ating technical at financial na kakayahan sa pagpapatakbo ng operasyon ng pampublikong sasakyan. Sa ilalim nito, pinagsasama-sama rin ang Certificate of Public Convenience at Provisional Authority o mas kilala bilang prangkisa sa ilalim ng pangalan ng ating kooperatiba o korporasyon. Pero bakit nga ba kailangan pang umanib sa kooperatiba o korporasyon? Sa pamamagitan nito, ang mga driver at operator ay magiging miyembro o empleyado ng isang legal entity na mayroong pantay-pantay na benepisyo at karapatan bilang kasama o co-owner ng kooperatiba o korporasyon. Sa madaling salita, magkakatuwang ang bawat miyembro o kasama sa pagbuo ng kapital, pagmimintina at pagsigurong maayos ang takbo ng kanilang korporasyon at kooperatiba. Bilang isang consolidated entity, magkakasama din tayong makakatanggap ng mga benepisyo at insentibong makukuha natin sa ilalim ng programa tulad ng fixed salary, mandatory government benefits tulad ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Idagdag pa dito ang mga insentibo at dibidendong maaaring makuha bilang co-owner ng korporasyon o kooperatiba. Sa padating na deadline ng industry consolidation, hindi nangangahulugan na mawawala na tayo ng trabaho o matitigil na tayo sa pagpasada. Ang inilabas na Memorandum Circular 2023-013
ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kamakailan na nagbibigay ng deadline sa industry consolidation ay para lamang sa pagsasama-sama ng mga individual na driver at operator at pagbuo nila o pagsali sa existing transport service entity. Hindi ito nangangahulugan na tatanggalin na ang lahat ng traditional jeepney sa kalsada. Ito ang verified na kaalaman tungkol sa PUV Modernization Program hatid sa inyo ng Drive Verified. Arangkadang may alam. Pwedeng masabi na napaka-ideal po ng paliwanag po ng Department of Transportation. Siyempre, pagdating po sa actual na kalagayan, nakakaroon po ng mga hindi inaasahang konti mga problema, di ba? Ganun naman po, kahit na planchadong-planchado po lahat ng plano, pagdating sa actual, nakakaroon po ng mga konting aberya. Pero hangga't may solusyon po, yung mga sumusulpot na aberya o problema, ay hindi dapat makalimutan yung kabuuan target o layunin po ng konsolidasyon. Ay ito po ay bilang bahagi po ng pagmumodernisa ng ating public transport dito sa Pilipinas. Ito po ay para makasabay na rin po tayo sa ibang mga bansa kung saan malaganap na po ang mga modernong mass transport po nila. Ito rin, nagsalita rin po ang LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III tungkol naman po dito ano sa PUV Modernization Program na to. Sabi po niya, ay hindi kayang diktahan po ng LTFRB ang mga cooperatives kung anong brand o anong modelo ng jeepney ang dapat po nilang bilhin para makasali po sila sa PUV Modernization Program. Wala raw pong say ang pamahalaan ano, o ang LTFRB kung ano ang bibilhing modern jeepney at kaninong kumpanya po sila bibili. Ayan. Ang nasusunod po sa pagpili at pagbili ng modern jeepneys ay ang mga cooperatives. The government has no say kung ano ang unit na bibili nila at kung saan bansa po ito manggagaling. Yan po ang pahayag po ni Chairman Guadis. Ay maaari naman pong bumili ang kooperatiba ng mga gawang lokal o imported ng mga modern jeepney mula sa Japan o China. At hindi nanghihimasok ang gobyerno sa proseso ng kanilang pagbili, eh ang mga kooperatiba po ang masusunod. Ang binabantayan po ng LTFRB ay ang primary concern po nila sa modernisasyon tungkol po sa kaligtasan, roadworthiness at magandang serbisyo ng mga modernong jeepney para po sa mga pasahero. Yan po ang kanilang binabantayan. Malaya po ang mga kooperatiba na pumili ng sasakyan mula sa mga modelong pumasa po sa Philippine National Standard ng Department of Trade and Industry. Opo, meron po tayo niyan. May nilabas pong PNS kung saan dapat po ay pumasok sa standards ang isang unit para matawag na modern jeepney. As of now po, ano, ayon sa datos po ng LTFRB, meron na raw pong 32 na modelo, 22 modelo po ng modern jeepney na bumibiyahe na po sa buong Pilipinas, sa buong bansa. Kasama na po dyan mga ilang locally assembled na jeepney. Hindi po lahat po yan imported. Sa ating pong pagkakaalam, mula po sa napakaraming panayam na po natin sa mga opisyal po ng Department of Transportation, sa mga transport service cooperative, at sa Truck Manufacturers Association, may umiiral po na panuntunan o standards na ginawa po ng Philippine National Standards para po matawag ng moderno ang isang jeepney. Ano-ano po ito? Ito po, panoorin po natin ang maikling paliwanag kung ano ba ang tinatawag na modernong jeepney. Kamusta mga kaarangkada? Usapang fleet modernization naman tayo ngayon. Sa ilalim ng Philippine National Standards o PNS, masisiguro ang pagsunod sa dimensional limits at iba pang safety requirements ng mga pampublikong sasakyan. Pero bakit nga ba mahalaga to? Mahalaga ito para sa mas komportabling biyahe para sa ating mga commuter.
Ang dimension ng modern jeepney units ay pinag-aralan at binatay sa anthropometric measurement ng karaniwang Filipino manufacturing workers. Ibig sabihin, ang sukat ng upuan, sukat ng espasyo para sa standing provision at stepboard, maging ang layout ng buong sasakyan ay inayon sa karaniwang sukat ng Pilipino para mas komportable at kumbinyente ang bawat biyahe ng mga pasahero. Bukod dito, kasama rin sa nasabing dimensional limit standards ang mga sumusunod: wheelbase front and rear overhang, cabin dimensions, service door dimensions, emergency exit dimensions, handrails, external projection, at field of vision ng mga driver upang panatilihing ligtas lahat ng nasa loob ng pampublikong sasakyan. Hindi lamang sa loob ng sasakyan, garantisado ang kaligtasan at comfort ng mga pasahero. Gamit ang bagong dimension, sinisiguro ng gobyerno na ligtas ang mga pasahero mula sa pagsakay hanggang sa pagbaba sa mga pampublikong sasakyan gamit ang curbside entrance at exit na nasa gilid ng sasakyan. Mas pinalawak din ang entrance at exit doors at pinababa ang stepboard ng modernong jeepney units para maging mas accessible ito sa may mga edad, buntis at mga kapatid nating may disabilities o PWDs. Prioridad din ng pamahalaan ang kalusugan ng bawat driver at pasahero maging ang kalikasan. Kaya naman sinisigurado ng programa na ang lahat ng modernong jeepney ay istriktong sumusunod sa Euro 4 emission standards o higit pa alinsunod na rin sa mga international environment standards mula sa Estados Unidos. Sa biyaheng ligtas at moderno, pasaherong panalo! Kaya samahan nyo kami sa pagsulong ng pampublikong transportasyon na makabago at makatao. Malinaw naman po ang suporta ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa Public Utility Vehicle Modernization Program o PUV Modernization. Aware naman po sila na may mga individual na operator na driver na maapektuhan po ang kanilang kabuhayan o pinagkakakitaan o livelihood dahil po dito sa PUV Modernization. Tulad nga po ng mga hindi sumama po sa konsolidasyon. Para sa kanila, kaya ginawa po ng TESDA ang programang Chuper Scholar. Ito po ay scholarship program kasama po ang Department of Transportation na sinimulan pa po nila noong 2019. Tagal na po mula nung umpisan po itong PUV Modernization Program. At nito ngang nakaraang 2023, 300 million o 300 million peso ang ibinigay po sa TESDA para po ipatupad itong scholarship program. Sa scholarship program po, ano, yung mga driver po, operator, o kamag-anak o pamilya po, family member po ng driver at operator na na-displace o nawalan po ng pinagkakakitaan, nawalan po ng hanap buhay, ay binibigyan po sila ng libreng pagsasanay o ito yung TechVOC o Technical Vocational Skills Training, may assessment at certification. Ginagawa po yan libre ng TESDA para po sa kanila. At habang sumasailalim po sila sa training, meron po silang matatanggap na allowance na 350 pesos per day. O, pero maximum po yan ay 35 training days. Baka naman po habang buhay po sila mag-training. Ano? So meron po kayong allowance sa 350 pesos per day, maximum po ng 35 days. Ay kung sa tingin po ninyo ay kabilang po kayo sa naapektuhan po ng PUV modernization, ay punta po kayo sa pinakamalapit na TESDA office para po magtanong tungkol po dito sa Chuper Scholar Program. Samantalahin po ninyo ang pagkakataon na matuto po ng isang bagong skill na pwedeng magbukas ng ano, panibagong oportunidad sa trabaho o sa negosyo. So ano ba itong Chuper Scholar? Again, ito may official na paliwanag po. May video po sila tungkol dito. Ito po, panoorin po natin at para maintindihan pa po natin.
Inabot ka na ng hapon, kakaayos dyan ah. Oo pare, parating na rin naman yung bagong unit ko sa susunod na araw. Isusurrender ko na to sa scrapping facility, sabi ni chairman. Pero pwede pa rin namang ibenta yung mga pyesa na pwedeng pakinabangan para hindi rin masayang. Tama yun. Tsaka dagdag kita yon, tapos mas dadami pa yung mga units natin. Tama ka. Ano bang... Oh, mga pare, mauna na ako sa inyo. Kasi may klase pa ako bukas eh. Pero super scholar na ako ngayon. Sige pare. Sige. Ngayon, ingat. Super scholar. Ayos yun ah. Alam mo ba kung ano yung super scholar ha? Yung Super Scholar Program, yun yung magkakaroon ka ng dagdag na training. Tapos syempre, pag may dagdag na training ka, may dagdag na skills ka pa. Aba, ayos nga yun. Pero, paano kaya ibang kasama natin na hindi naman sasali sa programa? Huwag kang mag-alala. Meron din silang bagong programa ngayon, yung PUVMP, yung tinatawag nilang, ano, Intrapreneur. Ayun! Intrapreneur program. Oh, isa itong livelihood program kung saan magkakaroon ng working capital, business training ang mga katulad natin para makapagsimula tayo ng bagong pagkakakitaan at bagong negosyo. Ah, ganun ba? Sige pare, pag nakita ko yung mga kapasada natin, ibabalita ako sa kanila lahat. Sige, balita mo ha. Oh, sige, mauna na ako ha. Okay, sige, sige. Pare, ingat ka. Ingat din. Noong panahon po ng deadline ng konsolidasyon, itong huling araw ng Disyembre, naging mainit po yung mapalitan po ng impormasyon ng mga kontra at mga pabor sa konsolidasyon, lalong-lalo na po sa social media. At bilang isa po sa matagal nang nag-oobserba o nagmamasid sa PUB modernization, eh marami po tayong mga napo ng impormasyon na talaga namang malayo po sa katotohanan. At ito po ang tinukoy po ng Department of Transportation sa inilabas po nilang statement, pahayag, na naglalayong itama po yung mga misinformation na ikinalat po ng ilang grupong tutol po sa PUB modernization. Isa rito ay sinasabi po nilang kawalan ng suporta ng gobyerno sa walang support program po ng gobyerno sa mga apektadong driver at operator. Ito nga po, kakabanggit lang po natin kanina tungkol po sa training program po ng TESDA. At meron din po silang ginagawang entrepreneurial training para naman po sa mga apektado na posibleng pumasok sa pagninegosyo na lang. May mga alternatibo para po doon sa mga hindi sumama sa kooperatiba o sa korporasyon. Meron din nagsasabi na sobrang mahal po ang presyo ng mga modernong jeepney. Pero meron pong 54 o 54 na modelo po ng modern jeepney na pasado po sa Philippine Standard ng Department of Trade and Industry. Meron po diyang class 1, may class 2 at may class 3 na modelo. Dito po pipili ang mga kooperatiba sa gusto nilang sasakyan ayon po sa kanilang pangangailangan base po sa sukat, sa features po ng sasakyan at sa presyo na rin po yan. So hindi po totoo yun. Napakalawak po ng kanilang pagpipilian. Nagsabi rin ang mga local manufacturers na kaya po nilang presyohan ng mababa ang kanilang modern jeep na gawa dito sa atin na hindi po lalagpas ng 2 milyon yung kanilang ino-offer. Meron isa pa nga dyan, wala pang 1 milyon kaya po nilang mag-provide ng locally manufactured modern jeepney. Sinabi rin po ng Department of Transportation na sadyang dinagdagan po nila ang equity subsidy o ayuda po ng gobyerno sa mga kooperatiba na gagamitin po nila sa pagbili ng modern jeep. Sinabi rin po na mali ang ikinakalat na individual driver daw po ang mababayad sa mga bibiling modernong jeepney. Nilinaw po ng DOTR na ang pagbabayad ay responsibilidad po ng buong kooperatiba, lahat po ng mga miyembro, hindi po yung individual na tao. Binabulaanan din po ng Department of Transportation ang ikinakalat po, may nagkumalat po kasing balita
na magtataas daw po ang pamasahe matapos po ang konsolidasyon. At tinakot pa po ang mga tao na posible pa pong umakyat sa 50 pesos ang minimum na pasahe. Ayun. Eh, nililinaw po nila ng Department of Transportation, ang LTFRB, ang pagtatakda po ng pasahe ay ayon po sa base po sa lagay ng ekonomiya at sa affordability ng mga mananakay. At ang mga pasahe po ay yan po ay ano tawag to? Nagkakaroon po ng hearing ng pagdinig po ng iba-ibang anggulo bago po yan desisyonan po ng LTFRB. At malamang ang kadalasan pong binibigyan po ng mabigat na, para po sa pagtatakda ng pasahe ay yung anong kalagay ng ekonomiya po natin, inflasyon natin, at kung ano ang buying power po ng ating mga pasahero. So hindi ho sa presyo ng sasakyan o hindi ho sa utang ng kooperatiba binabase po kung magkano ang dapat pamasahe. Kung akala po ng iba ay makukumbinsi po ang taong bayan sa pagkakalat po ng mga maling impormasyon o eksageradong impormasyon, ay nagkakamali po sila. Madali na po ang access ng impormasyon sa panahon po ngayon. May social media, may internet, may online. Ay lahat na po ng tao po sa atin may access po sa impormasyon. Madali pong malaman kung ang sinasabing mga impormasyon ay nananadyang imali. At hindi ito katotohanan. Madali na pong malaman po yan sa ngayon.